Lobo sa ating lahat. Ito po yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. Nagbibigay po tayo ng free legal advice. Live po tayo ngayon sa Facebook. So, may nagtatanong po sa atin, si Miss Aileen. Aileen Patika. So, any question po, Miss Aileen? Any question po, Miss Aileen? I cannot hear you. So if you have any question, please like po dito po sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. So for free legal advice. Ito po yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. Just click lang po sa taas po dyan. Nakalagay po yung click po. Mag-click lang po kayo. And for free legal advice, dito po tayo ngayon live po sa Facebook and hopefully sa YouTube live din po tayo. Sa lahat po ng mga pages po sa Attorney Mark Tolentino, sa Mark FM, and also yung Wag Na Name, yung isang page po natin na approximately may almost 1,400,000 followers na po tayo. So, for free legal advice, may nag-add po sa atin dalawa, si June Sabino, but wala po siyang boses. I cannot hear you. And the other one is Aileen Patika. I cannot also hear you. Hello, Miss Aileen. Hello. Hello po. Yes, any question po, Miss Aileen Patika? Can you hear me? Hello po, sir. Good morning po. Yes, I know your location, Miss Aileen Patika. Ngayon po, nandito po ako sa North Olympus po. Saan po yung North Olympus? Saan po yan? Ah, Quezon City po, sir. Yes, so anong problema po natin? May know your question? Sir, kasi ganito po, nung October 2017 po, yes, nakakita po kami ng bahay sa Bulacan, okay, sa Bellevue po. October 16 po, nagbayad na po kami ng reservation na 5,000. And then October 21 po, 2017 po, nagbayad po kami ng 253,000 po. Yung bahay, okay, po kasi, ano po siya, 1.3 million something po. May kontrata ba kayo nung nag-reserve kayo? May kontrata ba kayo o wala? May kontrata, sir. Pero po, parang pabago-bago po yung paggawa ng kontrata. Kasi yung bahay na yan, is it yung bahay na yan under the name of a developer ba or direct kayo sa owner? Developer po. Parang ganun, sir. Hindi ko po paano po ba yan, sir, yung... So, anong nakalagay sa contract? Is it a contract to sell or yung deed of absolute sale na or conditional sale? Nakalagay po kasi dito, sir, contract to sell. Oh, so, yung contract to sell, explain ko lang ha sa mga followers po natin. Opo. Sa YouTube, dito po, sa Facebook, sa lahat po ng mga pages po natin. Yung contract to sell, hindi iyan nag-transfer ng ownership ng property. Mm. It is only a provisional contract. Ibig sabihin ng provisional contract, pag na-comply mo yung condition ng contract to sell, may obligasyon yung owner ng property to transfer the ownership of the property in a mag-execute po siya ng deed of absolute sale. Ibig sabihin, yung first na gagawin po is only yung contract to sell is only provisional. Subject to the condition, pag na-comply mo yung contract to sell, yun palang gagawa ng deed of absolute sale. So, dapat yung mga conditions ng contract to sell, na-comply nyo po. Na-comply po yung tinatawag na contract to sell, yung mga condition dyan, yung mga pagbayad doon, mga down payments, yung mga monthly na babayaran, nabayaran nyo po. Then, pag na-comply nyo po yung contract to sell, kasi pag na-comply nyo po yun, doon palang mag-issue ang developer ng deed of absolute sale. But, the developer, kailangan siya na may license to sell the property. So, ibig sabihin ng license to sell, under SLURB law, kailangan muna siyang kumuha ng license to sell bago siya makapag-offer ng kanyang property in the public. Otherwise, pwede siya maging liable under the violation ng housing law. In fact, pwede siya maging criminally liable ng estafa kasi wala siyang license to sell. So, first question dyan, Ms. Aileen. May license to sell ba ang developer? Sir, hindi ko pa sure po talaga actually.
So unang gagawin po natin kasi hindi mo pa alam kung may license to sell talaga yung developer, you need to inquire muna sa developer kung may license to sell, and you need a copy of the license to sell. So yun ang first step na gagawin po natin. Get a copy of the license to sell. Second, basahin niyo po yung tinatawag na license na contract to sell, kung na-comply niyo ba ang contract to sell at na-comply ba ng developer. Pag na-comply niyo po lahat kasi, pwede nang after the terms and conditions na kalagay doon, na-comply niyo po lahat, mandatory po ng developer na mag-issue ng absolute deed of sale. Yun po yun. Okay po. Okay. Thank you, Miss Eileen. Sir, wait lang po. Yes. Kasi po, ang may tanong nakapila, po. Lahat nakapila. Wala may nakapila. Apo, ano? Ang tanong ko kasi, sir, hanggang ngayon po, hindi pa rin po nila na sa amin, parang naipapasa po. Tapos po, 2 years after po nila nagawa na yung bahay po. Bali, ang tanong ko kasi dun, sir, hanggang ngayon po, parang wala pa rin pong nangyayari para po mapasa sa Pag-IBIG. Hindi ko po alam. So kung may tingin mo, na may violations yung developer, pupunta ka sa HLURB Legal Department. Doon ka mag-file ng complaint. Pupunta ka doon sa may Quezon City yan. I think malapit lang yan sa City Hall ng Quezon City. Pupunta ka sa Legal Department ng HLURB. Then pwede kang mag-file doon ng complaint. Then ang unang gagawin kasi ng HLURB is settlement muna. Basahin yung mga terms and conditions ng inyong tinatawag na terms na kalagay po sa contract to sell kung may violation pa talaga. So kung sa tingin mo na violate yung right mo, you need to go to the HLURB Legal Department. Nandiyan po yan sa Quezon City, katabi ng City Hall ng City Government ng Quezon City. Okay? Thank you, sir. Okay, thank you. Bye-bye. So ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page ko natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me, and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.